Ito yung pinakamasakit na part sa lahat ng mga OFWs. Umalis kang punong-puno ng pangarap, ngunit bumalik kang nasa loob ng kabao. Siyam na bagay at dahilan na mangyayari sa'yo sa abroad na hindi mo inaasahan pa. Ito yung kadalasang reklamo ng mga OFWs, especially sa mga household worker. Ito yung nagiging reklamo nila. O nagiging reklamo sa kanila ng kanilang asawa o kanilang anak. Number one, mistress, kabit o nagiging kabit, nakikisawsaw sa pagmamay-ari ng iba. Iyan ang mahirap sa ating mga OFWs. Kung may asawa at anak na kayo, huwag na kayong makisawsaw pa sa pagmamay-ari ng iba. Ito yung post nito at nagiging comfort zone nila. Nakikisali sa mga group chat, nakahanap ng kausap everyday, pero nakalimutan niya ang responsibilidad sa kanyang mga anak at sa kanyang pamilya. Yan ang dahilan kung bakit maraming OFWs na nasisira ang kanilang pamilya dahil nakagkakaroon ng kabit ang kanilang asawa. Huwag niyong hayaan lamunin kayo ng init ng inyong katawan. Yan ang tatak OFWs. Mahirap tanggapin, pero iyan ang katotohanan. Number 2, treated, sinasaktan, or minamaltrato, or inalipusta ng kanilang amo. Madalas mangyari din to sa mga OFWs. Yung mga household worker, ito, inaalipusta ng kanilang amo. Minamaltrato, sinasaktan, sobra sa trabaho, walang sapat ng pagkain, pinagtatrabaho sa kabilang bahay, pinagpapasapasahan ng kamag-anak ng kanilang amo. Number 3, hunger strike. Hindi pinapakain o nagugutom o ginugutom ng kanilang employer. Walang sapat na sustansya ang pagkain. So iyan ang nagiging cause kung bakit ang mga OFWs ay tumatakas na lang o umuwi na lang ng luhaan kahit walang ipon dahil sa sobrang hirap ng trabaho. Iyon ang nagiging cause ng depression. Nasisiraan sila ng bait sa sobrang pagod sa trabaho. Walang pang pagkain, walang sapat na tulog. Kulang sa tulog, ika nga. Ayon, bumigay. Nagkakasakit. Number 4, depression. Ito yung dapat nating iwasan. Especially sa mga household worker, sa may mga problema sa kanilang pamilya, o sa kanilang anak, o sa kanilang asawa. Ito yung nagiging cause ng mga depression. Yung sobrang pag-isip, sobrang maraming iniisip, sobrang maraming problema. Iyan ang mga dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng depression ang mga OFWs dahil sa sobrang pag-iisip, sa sobrang dami ng problema na nakaatang sa kanila. Number 5, aggressive, palaaway, hilig makipag-away, o maraming reklamo o reklamador. Yan ang iwasan natin, mga kaibigan. Masyado tayong aggressive. Hindi tayo naging OFW para makipag-away o makipagsagutan lang everyday. There's a lot of customers complain about your behavior. Attitude problem, ika nga. Number 6, theft. Pagnanakaw or nagnanakaw. Madalas ito mangyari sa mga kasira, mga OFWs. Kahit saan, ginagawa ito ng mga kasir. Nagnanakaw, kumukupit. Maraming dahilan, maraming paraan paano kumupit sa pagkakasir. Pero iyan ang iwasan ni mga kaibigan, magiging cause ng pagkakulong niyo. Number 7, no salary. Walang sahod or hindi pinapasahod ng kanilang amo o kanilang employer. Madalas ito mangyari din sa ating mga FWs, sa mga household worker, hindi binibigyan ng sahod. Marami rin sa mga ibang kumpanya, hindi rin binibigyan ng mga sweldo. Hindi rin binibigyan sa kanila ang sweldo. So ang nagiging cost nito, tatakas ka na lang.
So paano na yung pamilya mo? Wala kang sahod. Wala kang may papadala. Wala silang kakainin. Dahil wala kang sahod, hindi ka pinapasahod ng inyong amo o inyong kumpanya o inyong employer. So yun ang mahirap sa ating mga Pilipino. Nakikipagsapalaran tayo, unangangarap tayo para sa ating pamilya. Pero kung ito yung nangyari sa'yo, ito yung madalas tatak Pinoy. Number 8, REPE. Pinagsasamantalahan ng kanilang amo o anak ng kanilang amo. Iyan ang pinakamahirap na part. Yung pagsamantalahan ka ng inyong amo. Ito kadalasan ito mangyari sa mga household worker. Ito yung mga gawain. Ito yung pinagsasamantalahan sila ng kanilang amo, anak ng kanilang amo, pinagpapasapasahan. Mahirap maging household worker. Mahirap maging OFW. Maraming nakaatang sa'yo na problema na hindi mo inaasahan na mangyayari sa'yo. The last part. Number 9. K-I-L-L-E-D. Nagpakamatay or pinatay. Ito yung pinakamasakit na part talaga sa lahat ng mga OFWs. Umalis kang punong-puno ng pangarap, ngunit bumalik kang nasa loob ng kabaho. Yan ang pinakamahirap na part. Hindi matanggap ng lahat ng pamilya, magkakapamilya. Umalis kang puno ng pangarap. Ang dami yung pangarap. Gusto mong mabigyan ng magandang buhay ang inyong pamilya o ang inyong mga anak. Pero hindi nangyari. Ito mga kaibigan, yung madalas mangyari sa ating mga OFWs. Ang pagiging OFWs ay hindi pure. Ang daming problema na hinaharap natin o kaharapin pa natin o nakaatang sa atin. Iyan ang OFW. Iyan ang tatak Pinoy. Maraming hinaharap na problema. Pero matatag pa rin. Maging matatag tayo mga kaibigan. Kung nagustuhan mo pala ang video ito, huwag mo makalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, Wobit Kaibigan, and please click the notification bell para maging updated ka sa lahat ng mga bagong videos. At pwede niyo rin ako i-follow sa aking Facebook account, Wobit Lantot. At pwede niyo rin akong i-follow sa aking TikTok account, Wobit Lantot. Maraming salamat mga kaibigan. Have a blessed day.